Ang gagawin natin today ay galing sa Japan. Ang sushi! Nagluto na tayo ng kanin kasi yung sushi galing sa sushi rice. Anong klaseng sushi yung gusto niyo? Ah, ako po tuna maki at saka po yung California maki. Oh, yung tuna maki ay raw tuna na wrapped in rice na may nori. Ang California maki naman ay may kani sticks, may cucumber at mango. Pero may tanong po ako. Ano po yung Pinoy twist po natin? Yung gagawin natin bagay sa kanin ang adobo maki. So, simulan natin, no? Meron tayong adobo dito. Kailangan ko ng tulong. Imayin natin to kasi gagawin natin palaman ng ating maki. Oh, sinong tutulong sa akin? Me. Here. Oh, sige. Girls muna. Yeah. Imayin nyo ng maliliit, ha? Sige. Maliliit. Yeah. So, unang-una, gagawa tayo ng dressing ng ating rice. Gagamit tayo ng rice wine vinegar. Hindi to wine, hindi to nakakalasing. Vinegar to siya, nagawa sa wine. Konti lang. Nilalagyan natin ng sugar. Sugar. 2 tablespoons na sugar. Kala ko asin. Sobrang alat pag asin. Pagkatapos ito, i-dissolve natin yung ating sugar sa ating vinegar. Kaya masarap yung sushi rice kasi timplado na siya. So, ipopour natin yung ating sugar and vinegar mixture sa ating rice. Pagkatapos, imimix na natin siya. Yeah. Oh, sige, boys. Kayo naman mag-mix ito. Okay. Sige, ikaw muna. Mix. Pagkatapos natin himayin ang ating adobo at mahalo yung ating rice, i-assemble na natin siya. Ano po pala yung tawag dyan? Ang tawag dito ay sushi mat or bamboo mat. So, ito yung pang-roll. Di ba nakikita natin yung ating sushi na parang lumpia? Yon. Ito yung gamit nga para perfectly rolled ang ating sushi. Yan. Musta na? Ready na ba kayo? Yan. Ready na ba? Malapot na. Balagkit na ba? Apa. Ngayon, ready na yung ating adobo. Yes. Like rice, so PNP fry. Oh. Then, ready na rin ating rice. Yes! So, ano na lang kulang? Ang nori. Ito ay nori or yung seaweed natin, dried seaweed. So, ito yung wrapper natin for our maki. So, tingnan nyo yung nori natin. May smooth side at may rough side. So, ilalagay natin yung smooth side sa ilalim at dito natin sa rough side, ilalagay yung rice para dumikit yung rice. Next natin, ilalagay yung ating rice. Di ba sticky yung rice natin? Paano siya na hindi maging sticky? Ang secret niyan, kailangang sobrang linis ng ating mga kamay. Ako, naghugas ako. Kayo, naghugas na ba kayo? Opo. Okay, ready na tayo. So, babasahin mo ng konti yung kamay mo. Tingnan nyo, ha? Then, kukuha tayo ng rice. Konting rice. Parang konti kasi malaki yung kamay ko. Sa inyo, marami kasi maliit yung kamay nyo. Yan, di ba? Hindi na siya dumikit. Then, i-flatten natin siya. Over our nori. Ganyan pala. Ganyan pala kayo nagiging. So, kung kulang, nagdagan nyo lang. No? So, dapat hindi nyo i-press masyado yung kanin para hindi siya ma-mash. Di ba? Excited na ba? Yeah. Next step natin, lalagyan na natin siya ng adobo. Lalagyan na natin siya ng adobo. Konti lang, no? So parang kanin ulam na siya, no? Opo. Parang complete. Pwede pang baon sa school. Opo. Yan. Isa-spread lang. Yeah, isa-spread natin siya. Pwede pala talaga po galing, no? Amoy ko yung vinegar. Ako yung adobo. Ako yung adobo. Then, roll na tayo. Ready? Kaya... Galing! So? Wow! Galing na, dumudulas lang. Oh, hindi na siya sticky. Not too much kasi sasabog siya sa taba. Pwede na kweta? Yes, yes. Masarap ba? Opo! Yan. Okay. Okay. Na-roll na natin ang ating adobo maki. Bago natin i-slice, babasahin din natin ng konti yung knife para hindi dumikit siya. Unahin natin pag-slice ang gitna. No? Yun. In the middle.
So, yung dulo niya or yung end niya, itatago natin siya para maganda yung ating presentation. Ayan. Pwede ko po i-flat yung gilid. Yep. Okay. Ang galing parang yung sa mga restaurant. Yes. Gusto niyo na makatry? Yes! Okay po. Yes, wait natin yung adobo sauce. Adobo sauce! Yay! Lamo! Nixie! Ano? How is it? Di ba simple lang? Opo. At madali pong gawin. Inubos niyo ha? Hindi ka nagtira sa akin.